What's up sa inyo mga kapadyak? Ayan, kung makikita nyo, magre-review kami ng mga... Excuse me po. ...bike na ginagamit namin. Ito nga pala, kasama ko ang tropa ko na si Jello. Ayan, pinsan ko. What's up sa inyo mga kapadyak? Ayan, makapag-bike ngayon. Sa bahay lang tayo, naka-quarantine tayo. Sa inyo mga kapadyak, kung bago ko palang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na, mag-comment ka na din sa baba para mag-suggest sa iyo ng mga videos na gusto nyo pang gawin namin. Ayan, samahan nyo kami guys. So ayan, what's up mga kapadyak? Ito naman ngayon, ulit yung Pix Gear naman ito ni Jello. Ayan, yung Pix Gear ni Jello. Ano lang din to, yung dati niyang MTB na bubulok-bulok, sinap niya dito, sinap niya sa Pix Gear kasi meron na rin siya MTB sa road bike kasi Pix Gear siya. Ito yung kabuuan ng Pix Gear niya, yan na yung naging kabuuan. Yan. Kaya medyo marumi kami ko kasi nagpinalita namin ng crank, tapos inayos namin, tapos ginawa namin para magamit kasi naka-stack lang sa bahay. Kaso di naman magagamit kasi quarantine. Yung frame na to, ano frame na to, boy? RGS yung frame na to, kaso hindi siya alloy, bakal lang siya, bakal. Bakal. Carbon pork. Carbon, tunog lata. Ayan, tunog lata. Carbon pork, tunog lata. Ayan, kapadyak. Pero maganda tong gamitan ngayon, kaso. May problema lang to, kasi yung problema na to ngayon. May hub, eto. So may hub. Kailangan na yung palitan, ito. Itong hub na to, kailangan natin magpalit niyan kasi... Kailangan yung malaki yung kapitan ng ano niya, yung tread. Kasi pagka pumreno ka, pagka napigil yung preno mo, lulog kasi ngayon kasi may maiksi lang yung konting-konti lang yung pinakapitan ng ano niya, ng tread niya, ng lock eh. Kaya yan yung Pix Gear ni Jello. Yan, yung ginagamit namin, agaw namin laruan, yun eh. What's up sa inyo mga kapadyak, dito kami ngayon sa loob ng bahay. Re-review natin yung road bike ng kapatid ko. Yung road bike niya is ano, yung Sunfit Mars na tiga 18.5 na binili namin to sa Rad's Bike Shop. Yung group set niya, Claris group set siya, yung RD, FD, pwera lang itong ano, caliper, yung caliper binili niya na lang, Claris D binili niya. Tapos yung crank niya, ano din ata, 3450 din ata, o 3250 lang ata. Yung crank na to. Tapos yung naka-pork, ano, yung pork niya, carbon pork. Tapos 8 speed lang to. Ang tawagin, di ba? Pwede siya pang time trial. Pag gusto mo sumali ng time trial, o duathlon, triathlon, pwede itong gamitin. Kasi, tawag dito, aero bike siya. Pwede siya na, alam mo yung mga ginagamit na TT bike. What? Yung time trial bike, parang pwede na rin siyang ganun. Kasi, yung frame niya, ano, aero bike, aero frame. Pwede siyang pang, ano, tawag dito. Pwede siya yung sinabi ko, yung mga pang time trial, ganyan. Kasi naka-aero frame siya. At tingin ko, yun lang pagkakalam ko na pwede kasi aero frame din siya. Pwede na din sa 18.5, pwede na siya kasi magaan naman siya. Ang papalitan mo lang dito, sa road bike na to, ang papalitan mo lang dyan yung ano, yung tulad ng crank, saka yung wheelset kasi medyo mabigat yung crank at wheelset niya kasi yung crank na to, stock lang to, hindi pa siya naka, ano yung tawag dito, yung compact, ano lang siya, yung bottom bracket na yung nabibili, na ano, yung may bearing, yung nasisira, mabilis masira, gano'n. Pero masarap din to gamitin, maganda rin siya gamitin. Yan, kung bibili kayo, for only 18.5 lang yan, sa Rad Bike Shop namin binili yan. Mga E-Tech, mga padyak. Ito naman yung MTB ng kapatid ko rin to, yung road bike na isa, yung Sunfit, sa kapatid ko din niya, tapos ito, road bike na to sa kanya naman din, ay MTB na to sa kanya din, Paxter naman, tapos in-upgrade din na namin dati, tagal na to, ano to, 2 years na to mahigit, ayan, nilagay ko lang tong aero bar kasi, nung time na
nagro-roller ako, eh gusto ko yung parang nakaano, nakayuko ako, kaya nilagay ko ito, nahihirapan kasi ako. Ayan yung, naka-compact na siya na Shimano. Tapos yung hub niya, Ragusa hub. Tapos yung cogs niya is Sagmit na 1142 dahil katulad din sa akin. Tapos nakaroon din siya ng sepal na mood guard. Palodo. Tapos naka-wake na naka-wake na ano din siya, stem. Tapos naka ito, naka-yamanin pa nga ano. Naka-rigid fork na din siya. Yung size ng Paxter na to is 27.5. Ayan. 27.5. Saka medyo flat niya eh. Flat ngayon. Hindi pala medyo. Flat talaga kasi na-stack okay na. Hindi ko na rin din binomba kasi yung sa akin naman. Yung sa akin naman yung MTB ko nakabaklas kasi masisira yung gulong. Hindi naman nagagamit. Naka-stack lang. So ayan. Ang nabili namin to dati. Magkano nabili Dilo ta? Sa Talavera pa namin ito binili. 7.5 lang ate pagkakabili namin una. Kaso hindi dito naka-mechanical. Yung stock na stock lang talaga siya. Hindi siya naka-hydro, mechanical. Naka-Torni GS dati. Torni GS dati. Tapos ngayon, yan, samot-saring ano to, group set ko. Altus, Alibio, Meshimano, yan o. Kung ano-ano. Kung ano yung masira. Yung basta kaya ng ano. Sa budget. Kaya ng budget, di naman tumaselan sa bike eh. Ano lang to, maingat lang sa bike yung may-ari natin. Ano lang to, basta tawag dito. Kung ano lang yung pwede ipalit, palitan ganun. Basta to, maka-ride lang, okay na. Yan guys, puntaan naman natin yung MTB ko. Ngayon, baklas kasi yan. Tara. MTB ko. Yung MTB ko is eto, 27.5 yung frame niya. Tapos yung wheelset niya is 26. Tapos naka-upgrade na rin. Tapos yung lagay ng battle cage niya, dalawa na MTB. Tapos yung crank na to, hindi pa to naka-bottom bracket, hindi pa to naka-compact, yung bottom bracket lang na ano to. Yung size ng crank ko, yung pinakamalaki yata 48, yung pinakamalaki ng crank na to 48. Tapos yung hub ko, Shimano, X-RAM pala, X-RAM. X-RAM tuloy. What? X-RAM X9 pala. Yung port ko, MOB. Rigid. Tapos nakamoso akong headset. Naka... Shimano din na... Ito yung preno, yung brake ko. Shimano. Tapos yung... Yung ano ko, yung FD ko, saka RD ko. Alibio, tapos yung itong FD, ano ba to? Acera FD ko, tapos yung ano ko, cogs ko, ano, tawag dito, ganun din, 1142 din yung cogs ko, na 9 speed, sagmit din siya, tapos yung shifter ko, halo to eh, may Altus, tapos ewan ko isa, Shimano din siya, parang Altus din ata, na wala lang itatak, yan lang yung bike na ginagamit ko, tapos ginagamit namin na, yung kasama ko kanina sa vlog, si Jello. Ano yung pinsan ko yun? Nakasasama ko lagi. Sabi kami, magkakasama, tatlo kami. Bye-bye. What's up mga pa-jack? Ito yung road bike ni Jello. Ngayon. Ano yung tatak niyan, pre? Cycle truck. Ayan. Group set niyan. Ano group set na to? Sora group set lang, 9-speed. Maganda na din. Naka-RS wheelset siya. Tapos yung size ng gulong niya. Ano yung size na itong gulong mo? 2.25 ata ang size na to. Kaya medyo malaki. Tapos yung crank niya, 25C. Yung crank niya, Sora din na 11, anong size na to? 34, 50, 30, 40. Tapos, yung likod niya, 11 ano to?
11:30 po ata ito. Para mga ganun na siya, ganun. Ayun yung bike niya. Siya na group set. Yung bike niya na inabot na, kano inabot niya, boy? Inabot yung bike niya, 40 plus. Assemble lang to eh. Kaya medyo namahalan siya. Pero nasunod na may mga gusto niyang pyesa tulad na, tingnan mo, magaganda na. Sipos. Tingnan mo, nakayayaman yun pa. Ayan. Diba? Sora group set siya. Sa marami na rin narating yan. Ayun. Marami ng panalo. Kaya good na good niya. What's up sa inyo mga kapadyak, tapos na tayo mag-review ng mga bike. Yung bike ko, bike ni Jello, bike ng kapatid ko. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video and mag-like and subscribe na din kayo sa YouTube channel ko. Mag-comment kayo sa baba para mag-suggest ng kung anong video na dapat natin gawin, gagawin natin. And then mag-click ka na din ng notification bell kapadyak para naman updated ka sa mga videos na i-upload ko. Ayan. Stay at home guys, ingat palagi yan. See you on next vlog. Bye-bye.